It's Nern TV! Okay, so for the meantime, habang hinihintay ko yung aking heat shrink, ikabit muna natin to para hindi mawala yung mga pyesa. Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. Eto, ginagawa pa rin natin hanggang ngayon itong bass guitar from scratch. Tara, samahan niyo ako. Okay, mga katropa, umpisa na natin to. Itong pagkakabit ng two-way connector. Ito, ikakabit ko ito. Nakikita niyo ba? Ikakabit ko ito. Okay, so tingnan natin, pakita ko lang sa inyo kung itong ginawa ko. Okay, see? So yun ang kagandahan nitong heat shrink. See, maganda ang pagkaka-insulate. Okay. Ayos! Okay, ngayon naman ikabit na natin ito. Ready na. Yep. So basically, paano ba to? Ganyan. Yung kabit na. See? Ayan, nakakabit na siya mga katropa. So, kakabit ko na siya ngayon. Ganyan. Yep. Yung kabit na. Ayan. Alright, so buo na to mga katropa, gitara na to. See? Everything's in. Oh. Everything is in. So itatama ko na lang to eh. Okay. Final touches na lang siguro, titingnan ko kung ano maitatama ko dito. Okay. Checkin natin real quick na kung tama yung mga grounding. Please like and subscribe. Okay. Yun. Okay mga katropa. So itong gitarang to gitara na to. Kailangan na lang lagyan ng strings para tumunog. Nga lang, meron akong nakitang spot na medyo hindi maganda. Ito. Ewan ko kung nakikita ninyo yan, yung spot na yan. See? Indication yan
na maaring kulang yung shellac, yung ano, French polish na ginawa ko. So bago ako mag-continue, gagawin ko ano, lagyan ko muna to ng at least isang session ng French polish bago ako magpatuloy. Ang susunod nito, pagkatapos ko nito, mag-string na ako. Alright, so let's go. Second session na ulit tayo. Okay mga katropa, pasensya na kayo, hindi ko na turn on yung camera ko. Ang ginagawa ko ngayon ay tinatapos ko na yung finish nitong likod using this chemical Novus number 2 fine scratch remover para sa mga plastics. Pero in this case, ginagamit natin siya to polish the finish. See? So, ginagamitan ko siya nito. Ayan. Please like and subscribe. So, basically, ang ginagawa nito mga katropa, ano, yung parang inaalis niya yung mga scratches. O kaya, yung may mga uneven ganoon. So talagang kumikintab siya pagka nilalagyan ito. Okay. So, ang ginagamit ko lang, isang daliri lang, oh, para hindi masyadong madiin ng ano, yung ano ko, yung pahid ko. Isang daliri lang ginagamit ko. Ayan. Okay mga katropa, pasensya na. Hindi ko na na-record yung pagpapalish ko kasi namatay pala yung ano, yung camera. Anyways, ang ginawa ko ay nag-rub ako nito, rubbing compound to scratch remover. Ginagamit to sa mga plastics ganyan, nagpapakintab ng mga plastics. Okay, so ginamit ko diyan, and then pagkatapos ko noon ng polish na yon ay pinahiran ko siya ng mineral oil. Okay, so ngayon naman, pinapatuyo ko na siya. So,
for now, patuyuin ko lang siya, and then later on, kung matutuyo siya on time, lalagyan ko na siya ng strings. Alrighty then. Okay, side note lang po mga katropa. Itong nut na ito, itong puti na ito, habang may inaayos ako, biglang natanggal na meron sigurong tinamaan siya, natanggal. So ikinabit ko uli, nilinis ko, inisis ko yung ilalim, inayos ko, tapos ngayon ito dinidikit ko uli siya. Pasensya na kayo, hindi ko na i-record kasi nagmamadali kasi ako, hindi ko na naisip. Okay, so pero ayun, naayos ko na, dinikit ko lang siya ng wood glue. Okay. Alright mga katropa, it's another day. At ang gagawin po natin lalagyan natin itong mga stickers na to. Ayan, ilalagay natin dito sa sa fretboard. Hindi na kasi uso ngayon yung mga inlays Kasi ito kasi pwedeng palitan. Pagka alimbawa nagsasawa ka na sa design, palitan mo yung stickers. O bago na uli yung fretboard, di ba? Ganun lang ngayon Okay. Ayos na yung mga stickers. Ngayon naman ay pupunasan ko siya ng linseed oil. Okay. Linseed oil. So pinapatuyo ko na lang itong nut kasi dinikit ko ito only about an hour ago or less than an hour ago. So hintayin ko lang, siguro after lunch ikakabit ko na yung mga strings. Okay, bago tayo mag string gusto ko munang pagandahin itong itong head at gagamitan natin siya ng itong polishing compound. Medyo hindi ako satisfied sa pagkakakabit ko dito sa isang pickup na to, tabi niya. So
I'm gonna try to fix it right now. Okay. Tatanggalin ko lang yung screw na nag-hold sa kanya ito. Tapos itatama ko lang ang forma. Kasi nakatabingi yan eh, kaya ganyan eh. Ayos na yan. Okay. Stringing na tayo. Okay, meron akong strings dito na mga lumang strings ko to galing doon sa isa kong bass guitar. Mahigit pa naman tong strings na to, so gagamitin ko ulit. So, dito na lang muna tayo mga katropa. Watch out for my next video. See you later! So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa! At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!